Iniligtas ng pulis ang inabandonang maitim na sanggol sa basurahan. Ilang taon ang makalipas ay nakatanggap siya ng isang nakakabahalang balita. Hindi inaasahan ng isang pulis ang matinding tama na dadalhin ng karanasang ito sa kanyang buhay. Matapos niyang mailigtas ang bagong silang na sanggol na inabandona sa basurahan. Sa kasagsagan ng malamig at maulang gabi, ang katubigan ay nagkalat sa buong kalsada noon na nagre-replika sa maliwanag na ilaw ng syudad. Habang ginagawa ni Marcus ang kanyang nakagawi ang routine sa pagpapatrol, ay isang madali ang tawag ang kanyang natanggap. Sinasabi na may nadidinig silang iyak malapit sa tambakan ng basura. Nang dahil sa nagmamadaling boses sa radio operator, ay naging malinaw sa kanya na may isang seryosong bagay ang nangyari. Pero ang kanyang naaktuhan pagpunta doon ay isang eksena na labis nagpadurog ng kanyang puso. Isang bagong silang na sanggol na may maitim na balat ang natagpuan nila sa gilid ng sako-sakong basura. Ang munti nitong katawan at nakabalot ng nanggigitata at marumi ng kumot. Tiyak na inabandona ng kung sino mang tao. Si Marcus ay hindi nagdalawang isip na kunin ang bata. Pagkahalong lungkot na indikasyon ang kanyang nararamdaman. Sinong taong makakagawa ng ganitong karumal-dumal na bagay? Tura ni Marcus sa kanyang isip. Maingat niyang kinuha ang bata, mahina pa ito at malnourished. Pero nagawa pang huminga. Naging mahirap pa ang sitwasyon dahil sa walang tigil na pag-ulan sa labas. Agad na patawag si Marcus sa kanyang partner para makatawag na ito agad ng ambulansya. Nang makasama si Marcus at masigurado din ang kaligtasan ng bata. Habang naghihintay sa loob ng patrol car, ay ibinalot na muna ni Marcus sa sanggol ang kanyang jacket. Nais niya munang mapahupa kahit papano ang panginginig ng sanggol habang nag-aabang sa pagdating ng paramedics. Pagdating ng ambulansya ay inasikaso naman agad ng paramedics ang sanggol. Isinakay ito at dinala sa pinakamalapit na hospital kung saan makakatanggap ito ng kinakailangan na medical na atensyon. Simula ng unang makita ni Marcus ang sanggol ay naiwan na ito sa kanyang isipan. Matagal nang nawala ng pamilya si Marcus. Maagang namayapa ang kanyang mga magulang, ilang taon lamang matapos maging ganap na pulis. Sa isang malalang engkwentro na kanyang nalampasan, sa hindi niya inaasahang pagkakataon, ay nagawang bawian ang kanyang mga kaaway ang kanyang pamilya. Maging ang bata niyang anak na si Ariel, ay hindi rin nakaligtas. Matagal ding pinalipas ni Marcus bago tuluyang makapaghilom ng sama ng loob, pero nagawa din niyang manampalataya ng kalakasan na siyang nagbigay daan sa kanya na magpatuloy pa sa buhay, gayon na rin sa paglilingkod sa nangangailangan. Kaya naman ang makita ni Marcus ang bata ay biglang nabuhayan ang kanyang puso. Biglang nagliwanag ang kanyang buhay sa paraang hindi niya inaakalang mangyayari pa. Ang pigati na kanyang nararamdaman ay napaibabawan ng pag-asa na mas maging matibay pa sa kabila ng lahat. Ilang beses na rin naparangalan si Marcus sa tapat at masugid niyang pagseserbisyo bilang pulis. Pero iba ang tagumpay na ngayong kanyang nararamdaman. Ang sumunod na ilang araw ay napuno ng kawalang kasiguraduhan. Ang imbestigasyon para alamin kung sinong nag-iwan ng sanggol ay nagsimula na rin agad. Pero ang clue ay may kakulangan pa rin at hindi pa sumasapat. Naging matumal ang imbestigasyon sa kabila ng tuloy-tuloy na paghahanap ng mga kapulisan. Lumalaban naman ang sanggol para sa kanyang buhay at tuluyan ang nagpapalakas. Nais naman din ni Marcus na malaman kung ano talagang nangyari at nangakong hindi siya hihinto hanggang hindi niya nabibigyang solusyon ang lahat. Napapabisita si Marcus madalas at napapagmasdan niya ang tuluyang paggaling ng sanggol na simula ng araw na yon ay lagi na niyang dinadalaw at pinabantayan at sadya nang naging malapit sa kanyang puso. Isang balita naman ang mabilis naging usap-usapan sa buong komunidad hanggang si Marcus ay maimbitahan na at ma-interview ng ilang media outlets. Kung saan sa tuwing natatanong siya may kinalaman sa kanyang motibasyon ay tumutugon na lang si Marcus na siya'y disente lang at lahat naman ng disenteng lalaki ay ganun din umano ang gagawin. Hindi naman din nabigyang karapatan si Marcus sa bata dahil sa kanyang tungkulin, pero nagawang mabinyagan ang sanggol sa pangalang kagustuhan niya. Na hindi nalalayo sa pangalan ng kanyang anak, ito ay pinangalanan niyang Gabriel. Isang pangalan na naglalarawan sa pag-asa at kalakasan. Si Gabriel ay naibigay sa pangangalaga ng isang orphanage kung saan makukuha niya ang pagmamahal at pag-aalaga na kanyang kailangan. Maigi na lang din at merong direktang kontak si Marcus sa mga caregivers para laging makamusta ang bata.
Nakakabisita din naman siya sa bawat pagkakataon na siyang nagpapasariwa sa isipan niya sa bawat pangyayari. Sa loob ng ilang taon, si Gabriel ay naging mas aktibo at mas mapagbigay interes sa mga bagay-bagay. Siya ay minamahal ng mga tao sa kanyang paligid. Naging palakaibigan siya at nakapagbigay ng magandang halimbawa sa ibang mga bata. Si Marcus ay naroon na merong motibasyon para magbigay husay pa sa kanyang mga gawain. Gayunpaman, isang bagong yugto ang magsisimulang magbukas sa kanyang istorya na nagdudulot ng tonong nagbabadya ng trahedya. Isang umaga ay nakatanggap naman si Marcus ng isang hindi inaasahang tawag mula yon sa ampunan at hindi maisantabi ni Marcus ang pagkaseryoso ng tinig sa kabilang linya. Si Gabriel, nawawala siya. Paanong nawawala? Nakalayo siya kasamang ibang mga bata nung namasyal kami. Pagkatapos noon ay hindi na namin siya natagpuan. Ang balitang ito ay nagdulot kay Marcus ng sense of deja vu. Pakiramdam niya ay parang nalunod ang kanyang puso at ang pag-ikot ng mundo sa kanya ay waring napahinto ng bigla. Agad nang nagsimula si Marcus sa paghahanap, maging ang mga tao ay nakitulong na rin para mas mapabilis ang pag-iimbestiga. Determinadong madiskubre ang kinaroroonan ng batang naglaan ng inspirasyon sa kanilang syudad. Walang pagod at walang oras ang nagpa-atras sa kanya, pero ang mga oras ay naging araw na. Pero naging bigo pa rin ang lahat anuman ang kanilang gawin. Ang tensyon ay lumalaki na at ang lahat ay waring nagsusubok ng maghanap sa bata. Hanggang sa isang mahalagang clue ang lumabas. Isang taong nakasaksi sa isang binata na nahahawig sa itsura at kaayusan ni Gabriel. Pero kinuha itong bigla ng isang itim na sasakyan at bigla na lamang umano itong kumaripas sa pagmamaneho. Mas naging komplikado ang imbestigasyon habang si Marcus ay masugid pa rin inaalam ang bawat detalye ng bawat impormasyong kanyang nakakalap. Maging ang pagsusugid ng mga mas marami pang testimonya, nahihirapan man ay hindi piniling sumuko ni Marcus at panghinaan. Hindi lamang ito para sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya kundi sa batang karapat dapat makaranas ng maayos at ligtas na buhay. Sa kabila ng mahirap niyang sitwasyon na pinambulan, alam niyang gaya noon ay makakaligtas pa rin si Gabriel, lalo't nagawa nitong makaligtas sa isang imposibleng sitwasyon sa buhay. Makalipas ang ilang araw, ang positibong pag-iisip ni Marcus at dahil na rin sa tulong ng karamihang nagmamahal din kay Gabriel, ay nagdulot naman ng magandang resulta. Isang kotse naman ang namataan na nakaparada sa isang liblib na area ng syudad. Si Marcus naman ang naunang dumating sa eksena. Bago pa ang rescue team, bagamat wala silang naabutan pa kung anuman sa lugar o sino man, ay ganap naman nilang natagpuan si Gabriel, napinsala at nangihina. Halos wala ng kamalayan pero nahiga pa rin ang mahina. Ang pakiramdam na nadarama ni Marcus ang galit at pagkaawa ay hindi niya maipaliwanag. Nangako na lang siyang gagawin ang lahat nang hindi mapasama si Gabriel sa susunod, anuman ang mangyari. Agad na idala sa hospital ang bata at doon ay inasikaso ng mabuti. Naibigay kay Gabriel ang lahat ng kanyang pangangailangan at agad din siyang naagapan. Ang balita sa kanyang pagkaligtas ay mabilis namang nagsirkula sa buong syudad na siyang ikinaligaya ng lahat. Gayunpaman, ang emosyonal na maging paghihirap ng bata ay sumasabay pa rin sa kanyang pisikal na pagpapagaling. Para matulungan si Gabriel na mapaunawa kung ano talagang nangyari, ay nagawa ng tawagan ni Marcus ang psychologist at therapist na kilala niyang makakatulong. Hindi naman din katagalan ng dahil sa statement sa isang informer ay nahuli na rin ang isa sa mga taong nangidnap sa bata na agad nang naiharap sa pulisya para mapatawa ng nararapat na kaparusahan. Isang lalaki na ayon sa hukuman ay napapaharap na noon sa ilang kaso ng krimen at pang-aabuso. Pagamat napapangunahan si Marcus ng galit nang makita ang taong yon, ay mas importante sa kanya ngayon ang tuluyang pagpapagaling ni Gabriel. Di kalaunan ay tuluyan na rin namang umayos ang kanyang kalagayan dahil na rin sa walang humpay na suporta ang kanyang natatanggap. Patuloy niyang sinusurpresa ang lahat sa kanyang lakas at determinasyon at ang pagkatibay sa anumang sitwasyon na mapapaharap sa kanya na sadyang nakakamangha para sa marami, lalo na sa kabataang kanyang kaedad. Na kahit sa puntong nahihirapan na siya ay nagagawa pa rin niyang ngumiti, na waring ang bawat araw ay isang malaking tagumpay na maituturing. Sa katagalan, si Gabriel ay ganap ng naampon, nagkaroon na siya ng isang legal at adoptive family. Sa kabila naman ito, si Marcus ay nananatili pa rin parte ng kanyang buhay, patuloy na naglalaan ng pagsuporta. Sa poder ng bago niyang pamilya ay mas natuto si Gabriel ang magandang asal at tamang paggawi.
Naranasan niya ang pagmamahal ng isang magulang na mas nakatulong sa kanya para lumaki bilang isang mahusay na taong may mas matatagpang pananampalataya. Ang kanyang pamilya ay relihiyoso at may kaya sa buhay. At ang pagdating ni Gabriel sa kanilang buhay ay nagsilbing inspirasyon sa kanila para makatulong pa sa ibang kabataan. Gaya ng ginawa sa kanya ni Marcos noon, nagawa nila ito sa paraan ng pagbo-volunteer at pagdo-donate sa mga charities na siyang tumutulong sa mga batang iniwan ng kanilang pamilya at magulang. Ang kanyang istorya ay kanyang nagagamit para tumulong pa sa ibang tao na naglalagay din sa katulad niyang sitwasyon. Gayunpaman, sa kabila nito ay tila susubukin pa rin si Gabriel ng tadhana. Nang siya ay bigla ang malagay sa sakit isang araw, nawalan siya ng malay kaya agad siyang naisugod sa hospital. Maging si Marcos ay napasunod na rin sa kabila ng abala niyang oras dahil sa sobrang pangamba at pag-aalala. Doon ay napaluhan na lang siya sa kanilang nadinig. Base sa sinabi ng doktor ay na-diagnose si Gabriel na nagtataglay ng isang seryosong karamdaman. Sa eksaktong 18 taon pa ng kanyang kaarawan, isang nakakabahalang balita para kay Marcos sa adoptive family ni Gabriel at sa marami. Marami mang napagdaan ang pagsubok si Gabriel noon, ngayon ay mapapaharap na siya sa pinakamahirap na labang hindi niya maiiwasan. Ginawa naman ng doktor ang abot ng kanilang makakaya para makatulong habang ang mga tao naman ay naglaan ng kani-kanilang pagsuporta. Sa mga sandaling ito, ang puso ni Marcos ay parabang itinuturing niyang anak ay mas lalo pang lumalalim. Si Gabriel ay nagsalita na rin may kinalaman sa kanyang mga pangarap at aspirasyon, lalo na sa pagpapasalamat sa mga taong tumulong sa kanya sa loob ng maraming taon. Mahaba ang proseso din ang kinakailangang paglabanan ni Gabriel, pero kanya itong kakayanin. Marami na siyang pinagdaanan noon, pero ni minsan ay hindi siya nawala ng pananampalataya sa Diyos na magagawa pa rin niyang kayanin ang lahat. Ang kanyang lakas at tibay ay patuloy pa rin nagiging inspirasyon sa buong tao sa komunidad mula noon pa man. Ang bawat pagbisita ni Marcos sa hospital ay nagbibigay paalala lang sa kanya sa bawat naipanalong laban ni Gabriel at kung hanggang saan pa niya kayang malampasan ang mga ito. Masyado nang nahihirapan ang kanyang katawan bago pa man dumating ang huling hamon na kailangan niyang paglabanan na bandang huli ay hindi rin niya magagawang pagwagian. Si Gabriel ay namatay na napapaligiran ng labis na pagmamahal at pagsusuporta. Nakapag-iwan din siya ng ligasiya at inspirasyon na susundan ng karamihan. Ang lahat ng nakakakilala kay Gabriel at nakakaalam, lalo na si Marcos, at sa istorya ng kanyang buhay ay sadyang nabigatan sa kanyang pagkawala. Gayunpaman, ang kanyang memorya at espiritu ay mananatili pa rin sa puso ng lahat ng makakaalala sa kanya na hindi siya magagawang kalimutan. Naituro niya sa lahat na makakatagpo sila ng pag-asa at kalakasan kahit sa pinakamahirap na sandali ng buhay. Higit sa lahat ay naituro ni Gabriel na hindi sumuko.